mayroong kasabihan. Kapag ka dayo ka sa isang lugar, dapat irespeto mo ang lahat ng naroroon, kabilang na ang mga bagay na hindi mo pa nakikita sa tanang buhay mo. Lalong-lalo na kung ang lugar na iyon ay malayo sa kabihasnan, nakatago o sinasabi nga nilang liblib. Isang mapagpalang araw po sa inyo, Kuya Barry. Binabati ko na rin ang lahat ng nakikinig ngayon. Maraming salamat po sa pagkakataong ito, dahil sa wakas, makakapagbahagi na ako ng aking sariling at natatanging kwento sa inyong YouTube channel. Siya nga po pala, ako po si Antonio, at naririto po ang aking kwento. Nangyari po ito, kung hindi po ako nagkakamali, ay taong 1992 sa isang baryo kung tawagin ay Kawayan, na matatagpuan sa probinsya ng Negros Occidental. Lumuwas kaming mag-ina patungo sa lugar nila Lolo. 15 taon ako noon at musmus pa lamang ay wala ng ama dahil namatay ito sa sakit sa puso. Kuya Barry, tahimik akong bata noon. Introvert ika nga. Bukod dyan, mas madalas akong mag-isa at kahit may gustong makipaglaro sa akin ay hindi ko binibigyan ng atensyon. Siguro dahil makapapa ako o siya lamang ang hinahanap-hanap at gusto kong makausap. Nagbago lang ang lahat noong makarating kami sa Kawayan. Hindi gaanong naging matagal ang aming biyahe, pero naging iba naman sa akin ang environment. Sa amin kasi, doon sa Oriental, nakatira kami sa syudad, pero sa lugar nila Lolo, makikita iyon sa liblib na destinasyon. Dumaan kami sa mahaba at malubak na daan. Pagkatapos ay tumawid kami ng may kahabaang sapa at umakyat ng may kataasang bundok. Kuya Barry, oras din po ang naging paglalakbay namin bago kami makarating sa pinakabaryo ng Kawayan. Pagdating po doon, sinalubong kami ni na Lolo Victorino, o mas kilala po roong Victor, at ni Lola Belen. Base po sa obserbasyon ko, medyo seryosong tao itong si Lolo at malambing naman po si Lola. Naroon din ang iba kong mga tita at tito. Malawak po ang baryo nila. Malapit din po ito sa dagat. Ngunit ang mga bahay roon, hiwa-hiwalay na halos ng ilang metro din ang pagitan. Bukod roon, wala pong elektrisidad sa lugar nila. Kaya naman kapag kagabi, makikita mo sa bawat bahay ang mga lampara at mga gasera. Nagiging maliwanag din sa gabi kapag kabilog ang buwan. Kuya Barry, gaya po ng sabi ko, introvert person po ako at akala ko doon lang tatakbo ang buhay ko. Hanggang sa dumating ang ilang taong naging kaibigan ko at ang mga karanasan na pinagdaanan namin na talagang gumising sa kung sino ako at bakit dapat ako mamulat sa katotohanan. Linggo din po ang lumipas bago lumapit ang kaedad kong si Lalang at makipag-usap ito sa akin. Noong una, hindi ko siya pinapansin dahil sa bukod na wala akong pakialam, hindi rin ako interesado sa mga sinasabi niya. Mangunguha kami mamaya ng atis at duhat dun sa bukid. Kung gusto mo sumama, sunod ka lang sa amin ha. Masaya dun, presko at saka mahangin. Sabi ni Lalang bago ako iwan sa dalampasigan. Naalala ko ang bilin sa akin ni Mama. Dapat daw matuto na raw akong makihalubilo dahil baka dito na rin kami tumira at dito na rin ako mag-aral. Hindi ko po alam, pero kusang naglakad ang mga paa ko at sinundan si Nalalang. Noon ko lang din naramdaman na may kasama, lalo na nang akyatin namin ang puno ng duhat at kumain ng mga bunga nito sa mismong itaas. O anong sabi ko sa iyo, masaya di ba? Pero alam mo, tingnan mo, nakikita mo ba yung kubong yun? Yun,
Huwag kang pupunta at lalapit doon ha. Aswang daw ang nakatira dyan. Turan ni Lalang at tinuro sa hindi kalayuan ang kubo. Ano? Aswang? Oo, aswang. Teka, ayun o, tila mo. Yan, lumabas na siya. Tara, baba na tayo at tumakbo. Siya kasi ang may-ari ng punong ito. Baka kainin niya tayo. Sigaw ni Lalang at nataranta na rin ako sa pagbaba. Iyon, Kuya Barry, ang simula. Doon nagsimula ang aking pakikisalamuha sa kanila bilang mga kapitbahay at syempre kaibigan na rin. Bukod doon na rin nagsimula ang pagkasalamuha ko sa mga nilalang na hindi ko pa nakita o nakainkwentro noon. Akala ko ang pagpunta sa baryo nila Lolo ay puro kasayahan lamang. May kababalaghan din pala na kasama. Isang araw, nagtampo ako noon sa mama ko kasi hindi niya ako pinayagan na maligo sa dagat kasama ang mga kaibigan ko. Masyado pa raw akong bata at baka may mangyari raw sa akin doon. Lumabas ako at nagtatakbo papunta sa isang magubat na lugar ng aming baryo. May nakita ako noong tumpok ng lupa. Doon ko ibinuhos ang lahat ng inis ko. Pinagsisipa ako iyon. Pinaghampas ng kahoy at pinagdudurog-durog hanggang sa ito ay maging kapantay ng lupang kinaapakan ko. Napabuntong hininga na lamang ako. Ilang minuto pagbalik sa bahay. Kuya Barry, napansin kong namanhid po ang pareho kong mga paa. Halos hindi ako maagalaw at tila naparalisa ako ng mga sandaling iyon. Nang umabot ang panginginig sa kalahati ng katawan ko, natumba ako sa kinatatayuan ko at saka ako sumigaw upang humingi na ng tulong. Mabilis akong binuhat ni Lolo at dinala sa sala ng bahay nila. Doon nakita ko siyang kumuha ng tubig. Nilagyan niya iyon ng asin at ibinuhos roon ang pagtulo ng kandila. Nakita ko pa siyang napapailing-iling. Hinilot niya ang mga paa ko at hindi ko maramdaman ang mga palad niya. Ilang oras din ang nagdaan. Nakatayo na rin ako sa wakas at nakalakad. Doon, Kuya Barry, napag-alaman kong manggagamot pala si Lolo Victorino. Hindi siya ganun kagalingan ayon sa kanya, pero may naman na raw siyang kaalaman mula sa lolo ko sa tuhod na ama niya. Matuto kang rumispeto sa kapaligiran mo, lalong-lalo na't bago ka pa lamang dito sa Kawayan. Hindi lang iyan ang malalang bagay na mararanasan mo, kaya mag-ingat ka at matutong magtanong. Galit na wika ni Lolo, kaya ang nagawa ko na lamang ay umiyak ng mga oras na iyon. Pero siguro bilang bata, hindi talaga tayo natututo sa unang pagkakamali. Pagkatapos kasi noon, nasundan pa ito ng mas malalang karanasan. Noong mga panahon kasing iyon, Kuya Barry, hindi pa ako kumbinsido na maniwala sa mga bagay-bagay gaya ng engkanto, mga lamang lupa, aswang at iba pa. Hanggang dumating yung araw na nagbigay ng kilabot ito sa akin. Umuwi po kasi kami noon mula piyesta galing sa kabilang baryo. Medyo malayo po iyon, pero kahit papaano, sa kanila may elektrisidad kaya may tugtugin din. Masaya naman at marami akong nakasalamuha. At noong pababa na kami ng bundok, may nakasalamuha din kaming kakaiba. Kasama ko, Kuya Barry, noon sina Lalang. Pasaway ako kaya kahit hindi nagpaalam kina Lolo ay tumuloy kami. Ang dadaanan po kasi namin noon ay mabatong daanan at isang direksyon lang iyon. Sa gilid, mapuno na, madilim pa dahil ginabi na rin kami. Ang liliit pa ng mga flashlight namin noon, kaya dikit-dikit din kami sa paglalakad. Huwag kayong tatakbo ha, mabagal ako sa ganun ha. Pakiusap lang please.
Sabi ko pa, kaya nagtawanan sila. Pero seryoso ako, Kuya Barry. Sabay-sabay kaming napahinto dahil mula sa tatahakin namin. May dalawang pulang tila mga mata ang biglang nagpakita. Kinusot ko pa nga ang mga mata ko noon dahil baka alitap-tap lamang, pero hindi talaga. Hindi iyon insekto. Hanggang sa umungol ang isang tunog kalabaw. Huwag kayong gagalaw at huwag kayong gagawa ng kahit anong ingay. Sabi pa sana nila lang, pero tumakbo na pabalik ang isa naming kasama. Sumunod sila lang doon, kaya naiwan akong naninigas sa aking kinatatayuan. Tinitigan ko pa nga iyon ng matagal, Kuya Barry. Nanginig akong bigla nang makumpirma kong isang napakalaking kalabaw ito. Pulang-pula ang mga mata, tuwid na tuwid ang mga sungay at may lumalabas na usok sa ilong nito. Noong mga sandaling iyon, alam kong hindi lang ito basta-basta kalabaw lamang, kung hindi ibang nilalang. Nang muli itong umungol, napatakbo na rin ako at sinunda na ang mga kasama ko. Sa unang pagkakataon, bumilis ang pagtakbo ko. Nang makarating sa isang bahay, doon na kami nagpalipas ng gabi sa labas. Doon ko lang nakita ang kakaibang takot sa mukha ni Nalalang. Ako naman, Kuya Barry, nanginginig pa rin sa takot at halos maihina nga ako sa aking salawal. Noong sumilay ang haring araw, agad naman kaming umuwi at gaya ng una, napagalitan na naman ako ni Lolo Victor. Ay, pasawikan bata ka talaga. Papaano na lang kung hinabol ka na ng aswang na nagpapanggap ng kalabaw lamang? Sigaw nito at napayuko na lang ako. Kuya Barry, ilan lang po iyan sa mga kababalaghang nangyari sa buhay ko. Habang lumalaki po ako sa Baryo Kawayan, mas naging bukas po sa akin ang mga bagay-bagay, lalong-lalo na ang mga misteryo na hindi kayang ipaliwanag ng siyensya. Mga kaganapan na akala mo sa libro mo lamang mababasa. Noong tumungtong po ako ng high school, doon mas lumala ang kaganapan sa aking buhay pagdating sa kababalaghan o katatakutan. May humahatak na po noon sa bag ko kapag ka napapadaan ako sa puno ng balete. Mayroon din mga binabato kami kapag ka maingay o kaya napapalakas ang kwentuhan namin. Ang nagpanginig din sa akin noon, may kumakanta sa malaking puno ng akasya. Ngunit sa lahat ng iyan, isang bagay ang hinding-hindi ko po malilimutan, ang aswang. Nangyari po ito siguro magbebenti na ako. Bali po, kasama ko pa rin si Nalalang noon sa parehong lugar kung saan kami nangunguha ng atis naman at umaakit sa puno ng duhat. Naging madaldal na rin ako, pero kagaya ng paulit-ulit na pagsaway ni Lolo, reckless ako kumbaga o wala pa rin pag-iingat sa mga nakakasalamuha ko. Sa uhaw po kasi at walang mapagkukunan ng tubig, nagpa siya kaming manghingi doon sa bahay kubo kung saan nakatira ang isang matandang lalaki na sinasabi nilang aswang. Haka-haka lang naman kaya kahit papaano, malakas ang loob namin, Kuya Barry. Paglapit po namin doon, nakita namin ang isang parang tapayan na punong-puno ng tubig. Nang walang sumagot sa pagtawag namin, agad na ako roong sumalok gamit ang aking kamay upang mapawi ang uhaw ko. Tanghali rin noon kasi, Kuya Barry, kaya mainit at talagang nakakauhaw. Sinaway pa nga ako noon ni Nalalang, pero hindi ako nakinig. Nang makita ko ang isang pigurang papalapit, agad kaming nagtakbuhan. Ang nangyari, ako lang tuloy ang nakainom at uuwi ng uhaw ang mga kasama ko. Loko ka talaga, no? Bakit ka nakikiinom sa hindi mo kilala? Saka wala kang pahintulo sa may-ari. Mamaya aswang talaga yun. Bahala ka. Pananakot pa ni Lalang habang pababa kami ng bundok.
Noong sumapit ang hapon, Kuya Barry, nakaramdam ako ng pananamlay. Pakiramdam ko ang hina-hina ko at naubos talaga ang lahat ng lakas ko. Humiga po ako noon habang nagdidilim ang paningin ko. Ilang sandali, napasigaw ako dahil sa pananakit ng aking tiyan. Namimilipit ako at nakahawak doon habang dumadaloy ang mga luha. Tinawag ko si na mama at tinanong nila kung ano ang nangyayari sa akin. Ngunit imbis na makasagot, tanging sigaw na lamang at pag-iyak ang aking nagawa. Grabe talaga, Kuya Barry, ang pakiramdam ko. Parang may sumasakal o kumukurot ng mga lamang loob ko. Hapdi na hindi ko maipaliwanag, kaya sigaw lang ang tangi kong nagagawa. Ilang minuto rin ang lumipas bago dumating si Lolo at sinuri niya ako. Ano ka ba naman? Saan ka ba nang galing? At bakit may naaamoy akong laway ng aswang sa iyo? Sigaw at tanong ni Lolo. Ang paninermo nito ay parang sumapak sa buo kong pagkatao. Noong walang sagot na nanggagaling sa akin, ipinatawag nila ang mga kaibigan ko. Doon nalaman nila kung saan kami galing at ano ang ininom ko, kaya sumasakit ang tiyan ko. Hindi ko na naririnig ang iba nilang usapan. Ang huli kong naramdaman bukod sa pananakit ng tiyan ko ay ang pagtagaktak ng malagkit na pawis sa buo kong katawan. Nakatulog ako sa sakit, Kuya Barry, at nang nagmulat ang aking mga mata, may naramdaman akong nakadagan po sa aking mabigat na bagay. Parang isang malaking aparador o pader ang buhat-buhat ng pareho kong mga kamay habang ako'y nakahiga. Pinipilit kong sumigaw pero walang boses na lumalabas sa bibig ko. Pinipilit kong itulak ang bagay na iyon pero parang lalo itong bumibigat. Nang sumigaw ako ng malakas at mahaba, saka lamang ako napabalikwas ng bangon. Pero agad ko rin kinuha ang kumot at nagtalokbong dahil sa hindi maipaliwanag na dahilan. Sobrang lamig ng paligid. Nanginginig ako noon, Kuya Barry, at nakayakap man sa sarili habang balot na balot ng kumot ay sobrang lamig pa rin. Nakita ko si Lolo na naglagay ng mga palayok sa paligid. Umuusok ang mga iyon at ang amoy na nagmumula rito ay hindi ko magustuhan. Para ako nitong sinasaksak sa ilong, kaya sinisigawan ko siyang itigil iyon. Kuya Barry, ayon sa kwento nila, galit na galit daw ako ng mga sandaling iyon. Ilang sandali, sumakit na naman ang tiyan ko at nakaramdam ako ng pagsusuka. Kakaiba, Kuya Barry, parang may kung anong bagay ang gustong lumabas sa katawan ko. Pinipilit kong magsuka pero malakit na laway ang lumalabas sa bibig ko. Mama! Lolo! Tulungan niyo po ako! Sigaw ko pa at muli akong nagsuka ng malagkit na laway. Habang nagsusuka, narinig ko pa ang usapan ni na Lolo at ang mga kaibigan ko kabilang na sila lang. Tinuturo nito ang direksyon ng kubo kung saan ako uminom ng tubig. Pagkatapos nun, ang huli kong naalala ay nang dilim ang paningin ko at para akong natulog ng mahaba sa nakakatakot na panaginip. Balik, Kuya Barry, ganito raw po ang nangyari sa akin na hindi ko talaga maalala. Nanginginig daw ang buo kong katawan. Naglalaway at nababaluktot ang mga kamay at paa ko. Sumisigaw daw ako sa boses na malalim at nakakatakot. Wala naman silang magawa kung hindi itali ako upang hindi ako magpupunta kung saan o makasakit ng kung sino. Kaya noong magising po ako, Kuya Barry, sa masamang panaginip, nakatali ang mga kamay at paa ko. Halos maramdaman ko rin ang hapdi sa buong katawan ko dahil sa pagkalmot na ako rin mismo ang may kagagawan.
Kilala ko ang laway at ang aswang na nambiktima sa iyo. Pero hindi ka literal na nabiktima dahil ikaw ang kusang lumapit at nakainom ng laway niya. Pupunta tayo sa kanya at hihingi ka ng tawad para alisin niya yung karamdaman na dumapo sa iyo. At kung hindi naman siya papayag, wala na akong magagawa. Salaysay ni Lulu at kahit nanlalamig pa, tumangutango daw ako at umuo. Kuya Barry, sa pagkakataong ito, naging aral po sa akin ang karanasan ko. Naging leksyon sa akin ang hindi pag-iingat at hindi pagbibigay galang sa lahat. Buhat-buhat ako ni na Lolo noon papunta doon pataas sa bundok nitong kawayan. Hindi na rin kasi ako makalakad dahil tila paralisa ang buo kong katawan. Bawat hampas ng hangin sa akin noon ay tumatago sa balat ko at buo kong pagkatao. Nagbibigay ng lamig na umaabot hanggang sa kailaliman ng mga buto ko. Panay-panay rin ang paglingon ko sa paligid dahil yung takot na nararamdaman ko ay talaga pong sobra-sobra. Pakiramdam ko ay may mga matang nagmamasid po sa akin at mga nilalang na handa akong atakihin o patayin. Pagdating namin sa itaas, Kuya Barry, yung puno ng atis at duhat ay iba sa paningin ko. Para itong mga malalaking halimaw at hubahalakhak ito sa akin. Sa takot ko, ipinikit ko na lamang noon ang aking mga mata hanggang sa makarating na lang kami sa harapan ng bahay kung saan ako uminom. Ibinaba ako doon ni Lolo. Hindi siya kumatok. Bagkus Kuya Barry, naglagay ito ng isang puting mangkok sa harapan ng pinto. Ipinatong niya roon ang tatlong hilaw na itlog. Pagkatapos, naglagay din siya ng dalawang baso sa kanan at sa kaliwa ng mangkok at nagbuhos ng malinis na tubig roon. Tumingin sa akin si Lolo Victor at tila sinasabing humingi na ako ng tawad sa pinagkasalaan ko. Nanginginig man at natatakot, pinilit kong magsalita. Patawarin niyo po ako, hindi na po mauulit. Sabi ko kahit tila wala ng lakas na natitira pa sa akin. Matapos nun Kuya Barry, umuwi kami at ang huling panaginip ko bago ako magising, nasa isang lugar daw ako na parang kuweba, tapos may dalawang daan lamang. Ang weirdo nga po kasi parang liwanag at dilim dahil yung dalawang daan ay kulay itim at kulay puti. Napagtanto ko noon na siguro sa pagkakataong ito, tamang landas at desisyon na ang pipiliin ko. Dumaan at pumasok ako sa kulay puting daan at pagkagising ko, bumalik na ang dati kong pakiramdam. Nanghihina man pero wala na iyong sakit ng tiyan ko, matinding takot at panlalamig. Kuya Barry, matapos nun, doon ko na nakakwentuhan si Lolo Victor ng masinsinan. Isinalaysay niya ang buhay ni Lito, ang matandang nakatira sa bundok na sinasabi nilang isang aswang ayon sa karamihan. Si Mang Lito daw ay may asawa at anak noon. Parehong namatay raw dahil sa sunog na kagagawan ng mga bata. Kaya madalas galit daw ito sa mga bata gaya ko na pasaway at matigas ang ulo. Pero kahit kailan man daw ay hindi ito nanakit o gumanti. Sadyang nananakot lang daw. Pero Lo, totoo ba siyang isang aswang? Tanong ko noon kay Lolo Kuya Barry. Dapat maintindihan mo na napakaraming uri ng aswang. Bukod sa uri, Apo, may masama at mabuti rin. Si Lito, nasa panig siya ng mabuti. Oo, tama. Totoo nga na lahi na nila iyon, pero kailanman
ay hindi niya ipinakitang ganoon siya kahit ano pang panghuhusga ng mga tao sa kanya. Kababata ko si Lito, kaya alam ko kung ano at sino talaga siya. Sana lang, Apo, natuto ka na rin sa mga naging pagkakamali at karanasan mo. Salaysay at paliwanag ni Lolo sa akin. Lumipas ang mga araw at buwan. Natutunan ko naman, Kuya Barry, na alisin ang pagiging pasaway at matigas ang ulo sa sarili ko, pero isang bagay ang patuloy na nakadikit sa akin. Iyon din ang napapansin ko dahil kahit anong pag-iwas, tila lumalapit ako roon nang hindi ko napapansin. Kuya Barry, likas daw akong lapitin ng masasamang bagay gaya ng kaganapan, engkanto, mga lamang lupa, multo, aswang at marami pang iba. Kahit anong layo ko raw, nakadikit na sa akin ang tila sumpa o kamalasang iyon. Napansin ko po lalo iyon, Kuya Barry, dahil pagkatapos po ng karanasan ko sa aswang, mas naging maingat po ako. Mas nagbigay respeto sa lahat ng bagay, pero nakaranas ako kahit hindi ako ang kusang lumalapit. Gaya po nung nasa kwarto ako, may nambabato po sa akin at kapag tinitingnan ko kung saan ang gagaling, may nakikita akong dumadaang parang maliit na bata. Sa tingin ko po ay mga isa o dalawang taong gulang, pero patakbo po imbis na gumagapang pasana. Bukod dyan, kapag ka napapadaan naman ako sa isang sapa malapit po sa amin, may mga sit-sit akong naririnig. Ayoko naman pong bigyan ng pansin, pero tila lagi nitong tinatawag ang atensyon ko. Pero bukod po dyan at sa aswang, heto pa po ang isang karanasan na gusto kong idagdag at ibahagi dito. Kung hindi po ako nagkakamali, nangyari ito noong nag-uuling kami ni na Lolo. Opo, Kuya Barry, pag-uuling ang isa rin na naging hanap buhay namin noon. Ginagawa namin iyon sa tabi ng dagat dahil doon iyon inililibing sa ilalim ng buhangin. Tinatakpan iyon ng maraming sanga ng saging at kugon grass at magdamag naming babantayan iyon. Siguro po mag-aalas dos na ng madaling araw. Nakatulog na si Tito kaya ako na lamang ang natitirang gising. Kailangan po kasing may gising dahil baka imbis na uling ang magawa namin ay abo na. Binabantayan po talaga ng magdamag ang paggawa ng uling. Naagaw ng atensyon ko ang pagkaluskos kung saan. Nung una, sa isip-isip ko, Kuya Barry, baka palakalang daga o insekto lamang, pero papalapit po kasi iyong pagkaluskos. Siguro po dahil sa kaba at upang malaman, nagpanggap po akong tulog. Nanlaki na lamang ang mga mata ko nang makita ang isang nilalang na nakatuwad po at paatras kung ito ay maglakad. Mabalahibo po ang katawan nito at may mahabang buntot. Hindi ko kasi masyadong maaninag ang pinakamukha nito dahil nakatuwad, pero makikita mo talaga ang pulang-pulang mata nito. Kuya Barry, ang nagawa ko na lamang noon ay mapalunok. Mas nakakatakot ang hitsura nito kung ikukumpara sa mga panaginip ko noong maaswang ako. Tinititigan kong mabuti ito kahit nakapikit ako ng bahagya. Napakunot naman ang noo ko nang biglang huminto ito sa harapan ng ulingan namin. Gulat na gulat ako dahil kumuha iyon ng ilang piraso ng uling at kinain ito. Minuto rin po siguro bago ito umalis at tumalon kung saan. Hindi ko maintindihan kung anong aking nasaksihan. Butil-butil ang pawis sa aking buong katawan dahil sa kaba. Ginising ko ang tito ko para sabay kaming magbantay. Ngunit hindi ko na ikinuwento pa sa kanya dahil baka matakot lang siya. Isang beses lang po ako nakakita noon, pero sa mga sumunod na pagbabantay naman,
hindi na naman naulit, Kuya Bali. At hindi ko na rin papangarapin pa ulit. Pag-uwi namin ng isalaysay ko ito kay Lolo, sabi niya, Sigbin daw ang tawag doon. Ganoon daw talaga ito, nakatuwad at paatras kung ito'y maglakad. Pero hindi raw ito nananakit kung hindi mo bibigyan ng motibo na gawin iyon sa iyo. Ang dami kong naging karanasan, Kuya Bari, at iilan lamang po iyan mula nang pumunta kami sa baryo nila Lolo, ang baryo Kawayan. Napagtanto ko po, totoong ang mga liblib ang pinamumugara ng mga ganitong uri ng nilalang. Siguro dahil bukod sa liblib, iilan lang ang tao at malayo sa kabihasnan. Pakiramdam siguro ng mga ito na mas ligtas sila rito kung ikukumpara sa matao kagaya ng syudad. Isa pa pong natutunan ko, minsan wala naman sa kanila ang pagkakasala kung bakit tayo naiengkanto o naaaswang. Minsan, tayo rin ang gumagawa ng daan para mapunta sa ganoong sitwasyon at mapahamak. Kuya Bari, napahaba na ata ang aking kwento. Hanggang dito na lang po at sana po'y mabasa niyo rin po ito sa mga darating na araw. More power po sa inyong channel and God bless po sa lahat ng kasundong nakikinig ngayon. Lubos na gumagalang, Antonio. At ito naman po ang ating pangalawang kwento para sa araw na ito. Bago ko po simulang ibahagi ang aking karanasan, nais ko lang po kayong batiin ng isang mapagpalang araw, mga kasundo. Lalong-lalo na po sa iyo, Kuya Bari. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Badong. Tunay na pangalan ko po ito. Kasalukuyang naninirahan dito sa Cebu. Nangyari po itong karanasan kong ito, 10 taon na rin po ang nakalilipas. At noong yumao ang aking lolo na nakatira sa Tacloban. Hindi ko na po ibabahagi ang pangalan ng baryo bilang respeto na rin po sa aking yumaong lolo. Lalong-lalo na sa mga naninirahan pa rin sa baryong iyon na magpa sa hanggang ngayon. Nagsimula po lahat noong namatay ang aking lolo Yoyoy. Tunay po niya itong pangalan. Noong malaman iyon ng aking ama, ay agad kaming napauwi sa Tacloban. Noong kasing umedad ng 16 ang aking tatay, natawagin na lang natin sa pangalang Doming. Palaging gala at kung saan sa ang baryo o probinsya ito napapadpad. Kaya naman, nang magsama ang aking nanay at tatay, ay hindi alam ng mga magulang ni tatay na nag-asawa na pala ito. Kaya labis ang pagtatampo at galit ng mga magulang ni tatay sa kanya. Habang lumalaki kami ng aking nakababatang kapatid na itago na lang natin sa pangalang Jenjen, hindi namin nakilala o nasilayan itong aming lolo Yoyoy, maging ang aming lola Ambo. Madalas namang bisitahin si tatay ng nakakatanda nitong kapatid na si Tia Helen. Tanda ko pa nga sa tuwing magagawi ito sa aming bahay. Palagi nitong nababanggit kay tatay na kailangan niya ng umuwi dahil sa nanghihina na ang kanilang ama at kinakailangan na nito ng mapag-iiwanan ng kanyang alagang ibon at mga manok. Hanggang sa isang araw ay nakatanggap na lang ang aking itay ng tawag mula sa kanyang kapatid na si Tia Helen. Agad nitong ipinaalam ang masamang nangyari sa kanilang tatay. Noong una ay ayaw pa ng aking ama na umuwi sa kanilang probinsya at tila ba may kinatatakutan ito.
Subalit, pinilit ni nanay na umuwi si tatay sa Tacloban para na rin makita ang yumaong ama nito kahit sa huling sandali. Di naman kalaunan ay napapayag ito ng aking ina. Araw ng Sabado nang matapos kaming mag-impake ng mga gamit. Bago pa kami umalis sa aming bahay, biglang may inilagay si tatay sa aming bulsa ng pantalon. Noong tanungin ko siya kung ano ang kanyang inilagay sa aming pantalon, ay nagwika ito ng, "Makinig kayong maigi sa akin, Badong. Huwag na huwag niyong aalisin ang inilagay ko sa bulsa niyo. Kahit na anong mangyari, maliwanag ba?" Bulalas na wika ng aking ama. Kitang-kita ko pa sa kanyang mga mata na tila may kinatatakutan siya sa lugar na aming pupuntahan. Araw ng Linggo nang makarating kami sa Tacloban. Habang pababa kami sa sinasakyan namin, ay naririnig ko pa ang usapan ng aking ama at ang aking ina. "Sigurado ka ba, Doming, na ligtas ang mga bata sa pupuntahan natin?" Tanong pa nito sa aking ama ng mga oras na iyon ay nakatingin lang sa aming magkakapatid. Habang ito namang kapatid ko ay walang tigil sa pag-iyak at pagrereklamo na masakit ang kanyang paa. Ito namang tatay ko ay agad na binuhat ang aking nakababatang kapatid at nagwika ng, "Bilisan niyo ang inyong paglalakad at baka abutin na tayo ng dilim sa daan. Baka hindi natin maabutan ang huling biyahe ng habal-habal." Habang naglalakad na kami papunta sa terminal ng mga motor na habal-habal, nang may isang lalaki ang nagtanong kung saan kami patungo. Noong sabihin ni tatay kung saang baryo kami papunta, ay agad itong napaatras at itinuro ang habal-habal na pwede naming sakyan. Habang nasa biyahe na kami papunta sa baryo ng aking ama, ganoon naman ang pagiging aligaga ng aking ama at panay ang lingon nito sa aming likuran. Madilim na nang makarating kami sa bungad ng baryo ng aking ama, Kuya Barry. At ayon pa sa driver, ay hanggang doon lang niya kami maihahatid at hindi na siya maaaring pumasok pa sa looban. Sa kadahilanang aabutin siya umano ng hating gabi kapag pumasok pa siya. Dagdag pa nitong wika, kapag inihatid niya pa raw kami sa loob ng baryo, ay wala na itong makukuwang pasahero pabalik at baka iba pa umano ang sumakay dito. Noong marinig naman iyon ng aking ina, ay naramdaman ko na napahigpit ang kapit nito sa kamay ko. Habang ang aking nakababatang kapatid naman ay karga-karga ng aking ama. Matapos makapagbayad ang aking ama sa driver, ay kaagad naman itong umalis na. Habang naglalakad kami papasok sa baryo nila Itay, ay napapansin ko ang mga kabahayan doon na magkakalayo at malalaking lote ang agwat. Wala ka rin makikitang mga aso o mga hayop sa lugar na iyon. Kaya naman, nagtataka man ako ay hindi na ako nagtanong pa. Makalipas ang ilang sandali, bago pa kami makarating sa bahay nila Lolo, ay nagbilin pa sa akin ang aking ama. "Badong, pagdating natin sa bahay, wag na wag kayong titingin sa mga tao doon at kay Tia Helen lang kayo manghihingi ng makakain na at kung anong kailangan nyo." Wala naman akong naging ibang sagot kung hindi ang tumango. Noong makarating na kami sa bahay ng mga magulang ng aking ama, ay agad kaming sinalubong ni Tia Helen at
agaran na pinapanhik sa loob ng bahay. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Noong makapasok na kami ay agad na nag-usap ang aking ama at ang lola ko. Napuno ng iyakan at hagulgulan ang usapang iyon. Dahil sa tinagal na umano ng panahon, ay iyon pa lamang ang unang pagkakataong nagkita silang muli. Nang matapos ang iyakan, ay ipinakilala naman kami ni Itay kay Lola. Naging maayos naman ang pagtanggap nila sa amin at tinulungan ko pa si Tia Helen na asikasuhin ang pagpapahingahan naming kwarto. Habang si tatay at nanay naman ay nasa labas ng bahay at nagbabantay sa tabi ng kabaong ni Lolo. Noong sumapit na ang alauna ng gabi, ay nakaramdam ako ng pagkaihi. Kaya naman, dali-dali akong tumayo at pumunta sa likod bahay kung nasaan ang kanilang palikuran. Maliwanag naman ang ilawan sa harap ng bahay. Kaya naman, agaran kong natanaw ang palikuran. Habang nakatayo at umiihi ako, ay bigla na lamang akong nakarinig ng kaluskus sa katabing malaking puno ng mangga. Kaya naman, agad akong napasilip at napatingin kung sino ang taong naroroon. Pawid lang ang pader ng palikuran na iyon, Kuya Bari. Kaya naman hindi mahirap maghanap ng siwang o butas na pwede kong pagsilipan. Habang nakasilip sa maliit na siwang mula sa palikuran, ay may natanaw akong isang figura ng babae sa gilid ng puno. Nakatalikod ang babae at palingon-lingon pa iyon at tila ba nakikiramdam sa paligid. Nang magawi ang paningin nito sa kinaroroonan ko, ay halos mapasigaw na ako. Nang makita ng dalawa kong mga mata ang pagbabago ng anyo ng babae, naging isang malaking ibon na itim iyon. At ang mga pakpak nito na tila kasing lapad ng payong. Panandalian akong nawalan ng lakas para makagalaw at makasigaw, sapagkat amoy na amoy ko rin ang mabahong amoy sa paligid na tila ba pinaghalong dumi ng hayop at bulok ng hasang ng isda. Sobrang kilabot at hilakbot ang nararamdaman ko nang matanaw ko iyong agarang lumipad. Kung kaya, noong makasigurado na kung wala na ang nilalang sa labas ng palikuran, siya namang dali-dali kong pagtakbo palapit sa aking ama na sa panahong iyon ay nakaupo sa tabi ng kabaong ni Lolo Yoyoy. Nagulat naman ang aking ama at nagtanong kung bakit ako nagmamadaling lumapit sa kanya. Hindi ko naman iyon nasagot dahil sa napansin ko ang isang mahabang itim na sinulid sa gilid ng kabaong ni Lolo. Habang pinagmamasdan ko iyon ay tila unti-unti itong pumapasok sa loob ng kabaong. At ilang sandali pa'y bigla na lang iyong nawala at naglaho. Hanggang sa mailibing itong si Lolo Yoyoy ko ay hindi ko na sinabi pa ang mga nakita ko noong unang gabi namin sa lamay. Matapos ang libing ay agad na kaming bumalik
sa Maynila. Nung makarating na kami sa bahay, ay doon ko palang naisipang ikuwento sa aking mga magulang ang mga nakita ko. Nang malaman iyon ni tatay, agad naman itong sinabi na ang nakita ko ay isang aswang pala. At ang itim na sinulid na nakita ko, marahil ang alagang sigbin iyon ng kanyang tatay. Doon ko lang din napagtanto na ang babaeng nakita ko noong umiihi ako ay si Tia Helen pala, anya ng aking ama. Si Tia Helen ang nagmana ng pagiging aswang ng kanilang tatay dahil sa hindi na kaya ng kanilang nanay na saluhin iyon, kung kaya sa kapatid niya na lang ito ipinasa ang pagiging aswang nito. Magmula po noon ay hindi na kami bumalik pang muli sa baryo ng aking lola, at magpasa hanggang ngayon ay sariwa pa rin sa akin ang aking mga nakita doon. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Barry. Maraming maraming salamat po sa pagbahagi ng aking kwento. Lubos na gumagalang, Badong. At ito naman po ang ating pangatlong kwento. Isang magandang araw po, Kuya Barry. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang June Ray. Nakatira po dito sa Visayas. Nais ko lamang ibahagi sa inyo ang aking karanasan noong minsang nakikain ako kasama ang aking mga kabarkada sa isang baryo dito sa Visaya. Nangyari po ito, Kuya Barry, dekada 80. At noong mga panahong iyon ay 17 pa lamang ako. Sa murang edad ay natuto na akong mag-inom maliban lamang sa paninigarilyo dahil iyon ang pinakaayaw ng aking ama. Isang araw noon, inaya ako ng kaibigan kong si Baldo na pumunta umano kami sa baryo kung saan may nagaganap na fiesta. Anya pa, marami daw pagkain sa baryong pupuntahan namin at tiba-tiba pa umano sa alak. Ay, ganun ba? Sige, sama ako dyan. Anong oras tayo magkikita? Tanong ko sa kaibigan ko. Sinabi naman itong 6 na kami ng gabi magkikita dahil tatakas lang daw ito sa kanila, sapagkat paniguradong hindi siya papayagan ng kanyang ina na pumunta sa piyestahan. Tinanong ko naman siya kung bakit hindi siya papayagan, gayong nasa tamang edad na naman siya, tsaka halos sunod sa layaw siya, kaya kahit saan man niya gustuhing pumunta ay nakakapunta siya. Ay nako, pagpasensya mo ng nanay ko, ewan ko ba dun? Ang sabi niya kasi sa akin, marami daw aswang sa baryo kung saan may piyestahan. Kaya ang bilin niya sa akin, wag na wag daw subukang pumunta roon at baka hindi na umano ako makalabas pa ng buhay. Mahabang paliwanag ni Baldo sa akin. Dahil sa isa ako sa mga hindi naniniwala sa mga aswang-aswang na yan, Kuya Barry, kung kaya tinawanan ko lamang ang kaibigan ko at sinabihang huwag nang magpapaniwala sa mga ganyang kababalaghan. Dahil hindi naman talaga totoo ang mga aswang. Pawang kathang isip at gawa-gawa lamang iyon ng mga matatanda upang may maipanakot lamang sila sa mga bata para matulog sa tanghali. Basta tol, magkita tayong mamaya ha. Pupuntahan ko lang yung iba nating mga kabarkada pa para masabihan ko. Wika pa sa akin ni Baldo.
Tumango naman ako kay Baldo bago ito lumakad papaalis. Kinagabihan nga ay kaagad na akong nag-asikasong magbihis upang pumunta sa kubong pinagtatambayan namin ng mga kaibigan ko. Oh, Junrey, mukhang may lakad ka na naman ah. Saan ba ang punta mo? Tanong sa akin ng aking ama. Ay, tay, dyan lang po. May pupuntahan lang po kami ng mga kabarkada ko. Huwag po kayong mag-alala at uuwi din naman ako kaagad. Wika ko sa aking ama. Ay naku, maglalakwatsa ka na namang bata ka. Hindi ka na naman mapapakinabangan dito sa bahay. Dahil dyan sa mga barkada mo, wala ka ng ibang ginawa kundi ang maglakwatsa ng maglakwatsa. Paninermo ng aking ina habang nagluluto ito ng pagkain sa kusina. Si nanay naman oh, uuwi din naman ako kaagad eh. Anya ko pa. Abay, kahit huwag ka nang umuwi, Junrey. Ikakasaya ko pa kung hindi ka na umuwi. Nang sa ganoon, wala na akong anak na puro sakit ng ulo na lang ang binibigay sa akin. Litanya pa ng aking ina. Kaya naman, hindi ko na ito pinatapos pa sa paglilintan niya at agaran na akong umalis ng bahay. Makalipas lang ang ilang sandali, ay nakarating na ako sa kubo kung saan kami magkikita-kitang magkakabarkada. Pagkadating ko doon, ay nauna na sa akin si Tibor at si Baldo. Kaya naman agara na akong tinanong ng mga ito kung wala pa ba si Giovanni. Dahil siya na lamang ang kulang sa aming magbabarkada. Akmang sasagot na sana ako nang bigla kong narinig ang boses ng kaibigan naming si Giovanni habang nagtatatakbo ito. Naku naku mga tol, pasensya na mga pre. Nahuli na naman ako ng dating. May pinuntahan kasi ako eh. Pahingi ng paumanhin ito sa amin. Matapos naming makumpletong magkakabarkada ay kaagad na kaming lumarga na. Nang sa ganun ay makarating na kami kaagad doon sa piyestahan. Noong nasa daanan na kami ay panay pa rin ang kwentuhan namin tungkol sa sinabi ng ina ni Baldo tungkol sa mga aswang. Biniro ko pa nga ang mga ito na baka mamaya eh naman loob na ng tao ang aming kinakain. Kaya mas mabuting siya na muna ang maunang tumikim sa mga ulam na kakainin namin para naman makasiguro kaming ligtas ang pagkain na kakainin namin sa baryong pupuntahan namin. Nagtawa na naman ang mga kasamahan ko at tinapik-tapik ako sa balikat. Makalipas lang ang isang oras ay nakarating na kami doon sa aming pupuntahang baryo. Unang bahay pa lang na nabungaran namin ay kaagad na kaming inaya ng may-ari na sa kanila na kumain. Dahil sa marami daw silang handa at kakaunti pa lang ang kanilang bisita. Noong marinig naming magkakaibigan ang sinabi ng matandang may-ari ng bahay, ay hindi na kami nagdalawang isip pang doon na lamang makikain. Dahil sa totoo lang Kuya Barry, noong mga oras na iyon ay talagang gutom na kaming magkakaibigan. Mahigit isang oras ba namang nilakbay namin ang daanan? Makarating lamang doon sa baryo. Kung kaya sobrang gutom na talaga kami at nauuhaw na rin. Nagmadali na kaming pumasok sa loob ng bahay. Noong ayain na kaming pumasok ng matanda. Pagkapasok pa lang namin sa loob ng bahay ay napansin kong tila kakaiba ang nalalanghap kong amoy sa paligid. Para bang amoy mapanghi at parang amoy dumi ng pusa ang malalanghap mo.
sandali ko pang inilibot ang aking paningin sa buong paligid. Natigil lamang ang pagmamasid ko nang kaagad na kaming dinala ng matandang babae doon sa kanilang kusina para doon kumain. Noong nasa hapagkainan na kami, ay talagang namangha kami sa mga pagkain na kahain, Kuya Barry. Dahil sa unang tingin mo pa lamang ay talagang matatakam ka na sa kadahilanang iba't ibang putahing mga pagkain ang nakahain. Mayroong hipon, isdang ginataan, adobong baboy at pritong baboy. Pero ang pinakaumagaw sa aming atensyon ay ang bituka ng baboy. Dahil sa inadobo iyon at sa unang tingin mo pa lamang ay malalanghap mo na ang napakabahong amoy nito. Kaya naman, iyon ang una kong sinandok at agad na nilantakang lamunin. Pasikreto pa akong nagbalot ng bituka ng baboy sa plastic para may maiuwi ako. Dahil sa sobrang napakasarap talaga ng pagkain ng mga oras na iyon, ay para bang ayaw ko nang huminto sa aking pagkain. Kahit naramdam ko na ang pagkabusog, ay gustong gusto ko pa rin kumain. Makalipas ang ilang sandali, ay natapos na kaming kumain. Kaya naman, nagpaalam na kami sa mag-asawang matanda na aalis na kami. Nakangiti naman ang mga itong nagwikang mag-iingat umano kami sa pag-uwi at naway nagpakabusog kami sa kanilang mga inihaing pagkain. Pagkalabas namin ay naglakad-lakad pa kami sa baryong iyon dahil sa ang balak namin ay mag-iinuman kaming magkakabarkada at naghahanap lang kami ng mapupwestuhan. Subalit, hindi pa man kami nakakalayo ay nararamdaman kong dahan-dahan ng kumukulo ang aking tiyan. Kaya sinabi ko sa aking kaibigan na umuwi na lang kami dahil parang sumasakit na talaga ang tiyan ko. Ang buong akala ko, Kuya Barry, ay ako lang ang nakakaramdam ng pananakit ng tiyan. Ngunit maging ang mga kaibigan ko pala ay ganoon din ang kanilang nararamdaman. Kaya naman, nagmadali na kaming bumalik sa baryo namin. Noong nasa daanan pa lang kami, ay namimilipit na kami sa sakit ng tiyan. Pero noong sinubukan naming dumumi, ay hindi naman kami madumi-dumi. Makalipas lang ang ilang sandali, ay nakarating na kami sa baryo. Kaagad na akong nagtatakbo pa uwi sa bahay at doon na nga ay namimilipit na ako sa sakit ng aking tiyan. Mabuti na lamang at nakita ako ng aking ina. Kaya kaagad itong lumapit sa akin at nag-aalalang tinanong ako kung ano ang nangyari sa akin. Kaya sinabi ko sa kanya na simula nang makakain kami doon sa fiesta ay nag-umpisa nang sumakit ang tiyan naming magkakaibigan. Naku Diyos ko, tara-tara tumayo ka riyan at dadalhin kita sa paagamutan. Wika sa akin ng aking ina. Dahil sa gabi na ng mga oras na iyon, kung kaya hindi na ako dinala pa sa paagamutan ng aking ina, kung hindi sa bahay ng kakilala ng aking amang albularyo sa kabilang baryo lang. Pagkarating namin sa albularyo, ay agara na akong ginamot nito. At pagkatapos ay may pinainom itong langis. Noong inumin ko ang langis na binigay ng albularyo, ay naramdaman ko ang matinding paghagod nito sa loob ng aking sikmura. Hanggang sa tuluyan na akong magsuka.
At pagkatapos ay naramdaman kong nailabas ko na ang lahat ng mga kinain ko. Kung kaya hinang-hina na akong bumagsak sa upuan bago nawalan ng malay. Nagising na lamang ako kinabukasan. At pagkagising ko nga ay ibinalita sa akin ng aking ina na kamuntika na daw akong mayanggaw. Mabuti na lamang at nadala niya ako kaagad sa albularyo. Dahil kung hindi, tiyak, aswang na ako ngayon. Dahil nalaman pala ng aking ina kung saan kami nagpunta kagabi at nakita rin ito ang bitbit kong nakabalot na bituka ng baboy. Kaya binigay niya iyon sa albularyo na agaran namang nalaman ng albularyo na lamang loob pala iyon ng tao. Ayon pa sa aking ina, ang mag-asawang matanda umano na nasa bungad ng baryong pinuntahan namin ay matagal na palang bantog na aswang sa baryong iyon. Kaya lang ay walang katibayan ang mga nakatira sa baryong iyon upang mapaalis ang mag-asawa. Kaya ang ginawa na lamang na paraan ng mga ito ay iniwasan na lamang ang mag-asawang matanda. Simula nang malaman ko iyon, Kuya Barry, hindi na ako muli pang sumama sa mga barkada ko kung saan man sila pumunta sa iba't ibang baryo para makifiesta. Agaran rin namang gumaling ang mga kaibigan ko dahil nadala din sila sa albularyo. Kung kaya nag-iingat na rin sila kapag pumupunta sa ibang lugar. Magpasa hanggang ngayon, hinding-hindi ko pa rin malilimutan, Kuya Barry, na minsang nakakain na pala ako ng bituka ng tao na akala ko ay bituka ng baboy. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Barry. Maraming salamat po. Gumagalang, Junrey. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Barry at ako ang sundo.